Hi, it's me again, Hamshard. So bago ang lahat, a big shout out sa nanood ngayon. A big shout out to all of you out there. Kamusta po? Topic natin ngayon is paano mag-personalize ng background doon sa StreamYard. Gamit yung green cloth. Okay, isa-isa natin explain yan doon sa settings ng StreamYard. Titingnan natin yung magic na ginagawa ng green cloth. So dito malalaman natin kung paano maglagay ng personalized background, paano mag yung gusto mong background ilalagay dun sa likod sa mga live streaming. Gamit ay ito, kanina bumili ako ng green cloth, so mamaya ilagay natin dun sa likod para makita natin kung mag-work ang ba talaga yung green screen sa dun sa StreamYard. So let's get started. Alright, start tayo. Search lang po natin yung StreamYard broadcast. So there you go. And then, delete ko lang yung ginawa ko muna. Delete broadcast. And then we have to create a new broadcast. So ngayon, pwede mo siyang i-connect doon sa YouTube account mo or add a new destination or skip record only. Since yung video na to is for tutorial, so skip record only ko lang yung gamitin ko. There you go, title. So, green screen, type ko lang yung green screen as my title. Then after that, create broadcast. There you go. You are entering a broadcast studio. Now, it says, let's check your camera and microphone. So start with cam. There you go. Gumana siya. So our microphone. Unmute natin. There you go. Now, it says display name. So, ito yung pangalan natin dun sa pag nag-stream yard tayo. So, dagdagan ko lang siya ng universal. It's a Hamshard universal. After that, enter broadcast studio. There you go. Now, black pa yung screen natin. So, it says you are not part of stream yet. Click add to your audio and video. On the right side, on the left side, I mean, add to stream. There you go. Nandun na po yung ano natin, image sa screen. So, next step is punta tayo ng settings. And then sa settings, makikita po natin yung general, camera, audio, and green screen. Ngayon, baguhin ko lang muna yung resolution or definition to 1080. So, try ko yung version
for 7 days. Ayan po, by 3 for 7 days trial. Oops, internet. Mahina internet, sorry. Ayan, click ulit natin yung green screen. Ayan po yung interface ng settings ng virtual background. So first is none. Click natin yan. Of course, our background, original natin na background is green. Our first virtual background is, there you go, wall bricks. Ayan po yung free virtual background ng StreamYard. So ngayon, pwede natin siyang i-edit yung fade hanggang sa makuha natin yung look. So, yan. I think I'm happy with 42. Alright. There you go. So, try natin i-maximize. Boom. So, ayan. Habang nag-livestream ka, so, ayan yung background. So, ayan po yung magic ng green screen. Again, settings. Punta ulit tayo ng green screen. Click natin yan. So, from the second virtual background. Ayan po. Click natin. I think it's a living room. Nasa living room ako ngayon. So, ayan po yung second virtual background. Again, try natin i-set yung fade to, I think I'm happy with 45. Okay, that's it. Try natin i-maximize ulit. Ayan. So, ang ganda ng background. Para na lang yung nasa harapan. Ayan po, minimize ulit. So, settings, green screen. So, ito po yung ginawa kong personalized background. Gumawa ko ng logo. So, fade ulit natin. I think I'm happy with 47. Or make it 40, 50. Or make it, ano ba? 41. There you go. So, yan po, maximize natin. Yan yung last one na ginawa kong logo para ma-personalize ko yung background habang nag-livestream ako. Ayan po. So, ngayon, kabaliktaran naman. Kung kanina, gumamit tayo ng green float, ngayon, nag-download ako ng free animation from the YouTube. Naka-green screen na po siya. So, tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung green dun sa pinaunload natin na animation. So, ngayon, nandito na tayo sa Filmora. So, ito yung, dito ako nag-edit ng mga videos ko and sa Adobe After Effects. So, ito nga yung sinabi ko kanina, dinownload ko tong icon na to ng YouTube Like Share. Ngayon, i-drag natin yan doon sa timeline. Yan, drag natin yan. So, automatic makikita natin yung green screen at saka yung animation dyan. So, yung background natin is green. Ngayon, ang gagawin natin is double click lang natin to. There you go. Makikita natin yung chroma key green screen. So, click lang natin yan. Yes, automatic na wala yung nating background. So, ngayon, i-try natin i-edit yung settings. Pwede natin i-adjust yung offset, yung tolerance, at saka yung edge thickness para makuha natin yung look. So, I'm happy with that. Ngayon, i-resize naman natin. Punta tayo ng transform. And then, scale. I-adjust lang natin yung size hanggang sa maging happy tayo. I think I'm happy with 54. Drag lang natin dito sa gilid kung saan natin gustong ilagay natin yung ating logo. So, hit OK. There you go.
So try natin i-play. Ayan po, habang nag-i-intro ka. Ayan, like, subscribe, and notification bell. Sana po ay makatulong tong video na to sa pag-livestream nyo. Once again, my name is Samshug, and a big shout out to everybody.